Yan, so good day sa inyong lahat. So welcome sa ating 4th quarter module 1 week 1 to 4 ng electrical installation and maintenance grade 10. So in this quarter, we are going to talk about wiring diagrams. So before we proceed, let us identify first the learning competencies that you have to possess after learning this module. So first, you are going to, after this lesson, you should be able to discuss wiring diagrams. Second, sketch schematic, line, and actual connection diagram. And then, appreciate the value of wiring diagrams. Okay, next. So, let us define wiring diagrams. Wiring diagrams is a conventional graphic illustration, as you can see sa module ninyo, of electrical circuit. So it shows the simplified shapes, power, lighting, and signal connections between the devices. So there are four types of wiring diagram. So sa module ninyo, first is the pictorial diagram, schematic, line, and actual connection. So good news, you are not going to create pictorial diagram kasi medyo mahirap siya. So, ang first sa ating example, as you can see, ay yung pictorial diagram. So, kahit hindi ninyo na gagawin, kailangan nyo pa rin makita yung itsura ng pictorial diagram. So ito yung pictorial diagram natin. So, based from its definition, ang pictorial diagram natin ay yung external appearance. So, ito siya. External appearance. So, ibig sabihin yung actual na itsura po ng mga bagay. Okay. So, halimbawa, junction box, ipapakita yung itsura ng junction box. Utility box, ipapakita yung utility box. Light, ipapakita yung light. So, circuit breaker, yung mga pathways natin, ipapakita. Or wireways natin. So, ito siya. Mostly sa mga activities natin, may papakita dyan yung mga conditions. So, ito yung first condition natin. Yan. So, ang condition natin dito sa my pictorial diagram ay a circuit with one lamp controlled by single pole switch. So, ito siya. Ibig sabihin, sinasabi po dito na ang circuit na ito ay may isang lamp. Correct? Okay. Isang lamp, kinokontrol siya ng isang single pole switch. Okay. So, yun lang ang sinasabi dito sa ating diagram. Ulitin ko, ang condition ay a circuit with one lamp controlled by single pole switch. Nakuha. Okay. Next tayo. So, sa page 7. Yan. So, another example ng pictorial diagram. So, ang condition naman dito ay one lamp controlled by two three-way switches in different location. Okay. So, one lamp, correct. And then, three-way. Three-way located in different locations. So, magkaibang utility box siya naka-install. So, this is correct. Next, another example ng pictorial diagram. Don't worry, ang pictorial diagram, wala akong nilagay sa activities ninyo. So, pictorial diagram, ang condition niya ay two lamps. Yung first lamp daw ay kinokontrol ng isang three-way. And then, nakasulat dito na yung three-way na yon ay naka-install sa separate na plate or utility box. And then, yung pangalawang lamp naman ay kinokontrol ng single pole switch na naka-install sa other plate or other utility box. So, as you can see, we have first lamp. Ito siya. Ang kumokontrol dito para umilaw or para sumindi at mamatay ay ito at ito. And then, yung second lamp natin na sinasabi dyan ay ito.
Ang kumokontrol naman dito ay dito. So, sinabi dito, the second lamp is controlled by single pole switch installed in other plate or separate location. Kaya ito naka-install dito. Okay, malinaw. Now, punta na tayo sa medyo madugong part. Ito yung gagawin ninyo. Meron kayong activity para dito. So, let's proceed sa schematic diagram. So, sa schematic naman, ito yung schematic. So, ito yung makikita natin sa mga answer sheet ninyo. So, ang first na sinasabi dito, schematic diagram, first example, ang condition naman nito ay a circuit with one lamp. Ibig sabihin, isang lamp lang. Isa lang na lamp. Controlled by single pole switch. Okay, so makikita ninyo dito sa may drawing natin, yan. So, CB, ibig sabihin nito ay circuit breaker. Now, bakit may dalawang linya dito, sir? Ano ang tawag natin dyan? Ang tawag natin dito ay mga lines. So, line 1 and line 2. Yan. So, sometimes, ang line 1 natin, yan, lagay natin dito. Ang tawag natin dito ay live wire. Live wire ang tawag dyan. Or ito yung nakakakuryente. Ang L2 naman ay tinatawag natin na neutral wire. Yan. So sa paggawa po na schematic diagram, kailangan natin na line 1 and line 2. Kasi kagaya nga ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, yan po yung lagi ninyong isipin sa may mga diagram natin. So, balik tayo sa condition. So, ang condition dito, a circuit with one lamp, okay, one lamp, iisa, okay, controlled by single pole switch. Ilan ang single pole switch natin? Isa lang. Kasi nga, wala namang sinabing 2 single pole switches or 3 single pole switches, di ba? So, controlled by single pole lang. So, ito yon. So, ang schematic diagram ng single pole switch ay, yan. So, nakikita ninyo, fold natin. Yan. So, yan po ang schematic symbol na single pole switch. Naintindihan? So, ito yung diagram natin. Ayan. So, ulitin ko, a circuit with one lamp controlled by single pole switch. Ayan. So, ito yun. Ayan. So, pupunta dito, pupunta doon kung magkoconnect sa switch natin, and then pupunta dito sa lamp natin. Para iilaw ito, kailangan niyang magkaroon ng connection pabalik sa ating neutral wire or sa source. So, ang makikita ninyo dito ay ito. Ang first natin ay ito, single pole switch natin. So, kapag nakita ninyo sa mga conditions natin ang S1, ibig sabihin po nun ay single pole switch ang hinihingi niya na switch. Okay, maliwanag. So, ang single pole switch natin ay a single pole switch installed in one plate only. Ibig sabihin, wala na siyang kasamang ibang switch. Mag-isa lang niya. Solo niya. Maliwanag. Wala siyang kapartner. Okay. So, proceed tayo sa pangalawa. Yan. So, ang ipinapakita ko sa inyo ay yung actual na module nyo na para madali ninyo masundan. So, ang ikalawa natin ay ang tinatawag natin na tugang. Ang tugang or S2, yan, S2, 2 single pole switches na naka-install sa isang plate. Ibig sabihin, combination po siya ng dalawang single pole switch. Paliwanag. So, ang schematic diagram naman niya ay ito. Yan. So, later on, mag-provide ako ng example ng mga to para makuha ninyo. Ang ikatlo naman ay ang trigang natin.
o tinatawag natin na S3. Ito siya. Ang trigang naman natin ay combination of 3 single pole switches na naka-install sa isang plate. So, ang schematic symbol naman niya ay ito. Maliwanag. Next, 3-way switches. So, ang 3-way switches natin ay always na dalawa. Ito yung first and then ito yung second. Always na dalawa po siya na switch. Ang tawag dun sa switch ay 3-way na naka-install sa magkaibang location. Note, in installing 3-way, you should pair it with another 3-way switch. So, kailangan na may partner siya. Pag mag-install kayo ng 3-way switch sa bahay ninyo, kailangan na may another 3-way. Bakit? Kasi hindi po gagana ang switch natin or ilaw natin, hindi mag-on ang ilaw kapag wala siyang kapartner. Intindihan? Gagana naman ang ilaw kaso ang main purpose na pag-install ng 3-way ay to control yung isang lamp sa dalawang separate location. Okay, so gusto nyo ng example, ganito siya. Yan. Sa bahay ninyo, may hagdanan. Okay, so pintuan, pintuan. So, ang bahay ninyo ay may second floor. Okay, so ito yung pintuan, pintuan sa taas. So, may hagdanan. So, from here, yan, hagdanan papunta sa second floor ninyo. Ngayon, sa may hagdanan, kasi nga mostly hagdanan ay madilim. So, nagpa-install ang tatay ninyo ng ilaw. Ngayon, ang purpose ng 3-way, kinokontrol niya yung bulb na to or yung ilaw sa dalawang location. So, isang 3-way dito, isang 3-way dito. Pagpasok ng isa dito, ia-up niya, iilaw. Pagdating niya sa itaas, papatayin niya yung ilaw gamit ang switch na to. Yun po ang 3-way. Okay. Mas malinaw na example. Pumasok si nanay dito, pumunta, umakyat si nanay sa second floor. Madilim. Sinitch niya, switch on, iilaw. Pagdating ni nanay doon sa taas, papatayin niya yung ilaw. Hey. Ngayon, ang tanong, pwede kayang i-on ulit dito? Ang sagot ay, pwede. Kahit saan banda mo i-on at patayin yung ilaw, pwede. 3-way ang switch na bagay doon. Halimbawa, nakapunta na si nanay sa second floor. Ngayon, aakyat naman si ate. So, si ate, nakita niyang madilim yung daanan, isi-switch on niya yung ilaw. Pagdating niya sa taas, dahil kabilin-bilinan ni nanay na pag walang gumagamit ng ilaw, kailangan na patayin. So, pwede niyang patayin dito. Okay, here comes umaga. Bababa si nanay para magluto ng pagkain. So, bababa naman si nanay. Madilim ang stair natin or yung hagdanan natin. Pwede niyang i-on dito yung ilaw sa hagdanan. And then, pagkarating niya dito sa baba, pwede niyang i-switch off. So, ganun po ang 3-way. Maliwanag. Okay, so balik tayo sa schematic diagram. Next, yan. So, dito tayo sa pang-apat. 1, 2, 3, 4. Ay, pang-lima pala. Yan, pang-lima tong 4-way. Ang 4-way switch naman natin ay ginagamit mostly ito ng mga tao na gustong i-control yung isang ilaw o higit pa sa maraming location. Okay. So, sa pag-install ng 4-way, kailangan mo ng 4-way. Ito yung 4-way natin. And then, dalawang 3-way. Yan. Dalawang 3-way. Okay. Bakit kaya kailangan ng 3-way? Kasi ang 3-way natin ay
kinokontrol niya yung ilaw sa dalawang lokasyon lamang. Ang four-way, once na dinagdag natin to, ay ini-extend niya yung kakayahan ng mga switches na ito na control yung ilaw sa mas marami pa location. Okay, so halimbawa, yan, so halimbawa, yan. So ito yung bahay, layout for example ng bahay. So nandito yung kitchen. So kitchen natin. Then we have bedroom. Yan. So nandito yung ating dining. And then we have living room. And then my living room, and then nandito yung inyong, yan, diyan yung inyong entrance or yung main door ninyo. Sa main door ninyo may nakalagay na ilaw. Ngayon, halimbawa si tatay nandito sa labas. Sasabihin niya sa inyo, dahil gumagabi na, kung sino man ang nasa kitchen, paki-on yung ilaw dito. Pwede. Okay. And then, kinaumagahan, nandito si nanay sa bedroom. Okay. Pwede niyang patayin yung ilaw doon. Intindihan. And then, halimbawa, kumakain naman na si ate dito, pwede niyang patayin yung ilaw doon. Ang tanong, kahit saan ba pwedeng i-on and off yung ilaw? Ang sagot ay yes, pwede. Halimbawa sa kitchen, gusto niyang i-on yung ilaw doon, pwede. O kaya naman, pwede niyang i-off dito, i-on doon, i-off dito, i-on doon, i-off dito, i-on doon, off, on, off, on. Kahit saan pwede. Naintindihan? Yun ang four-way switch. So, ang tanong, pwede pa bang magdagdag ng another switch? Yes. Pwede pang magdagdag ng another switch provided na magdadagdag ka ng four-way. Okay, magdadagdag ka na lang ng four-way switch natin. Maliwanag. Okay. Now, balik tayo dito. Ngayon, nabanggit pala dito kanina sa may three-way, may 0, 1, and 3. Ang 0 na tinatawag ay yung common wire or yung pinupuntahan ng tinatawag natin na live. Okay. Ang 1 and 3 tinatawag natin na traveler. Ibig sabihin, daluyan lamang yan ng live wire or kuryente. And then yung 0 sa kabila, ito yung pumupunta sa ating light. Intindihan? Okay. So, dito tayo sa example natin. So, may condition siya. So, ang sinabi dito, single pole switch muna na example. A circuit with two bulbs. Ulitin ko ah. A circuit with two bulbs. Yan. Yung circuit daw ay may dalawang bumbilya. 1 and 2. Tama. Yung first bulb natin, kinokontrol niya yung isang single pole. So, first bulb kinokontrol ng isang single pole. Tama. Ito, kinokontrol niya yon. Next. While the remaining bulbs is controlled by S1 installed in other location. Bakit kaya hindi dito nakakonect yung wire niya? Kasi nga, ang condition natin ay other location. Ibig sabihin, yung S1, naka-install siya sa ibang location. Nawatan. Okay, next example. Yan.
So, tugang tayo. Ano ulit ang tugang? Ang tugang ay combination ng dalawang switch na naka-install sa same location. Okay, so dito tayo. Yan. Basahin natin ang condition. A circuit with two bulbs. Ang circuit daw ay may dalawang bombilya, 1 and 2. Correct. Next. Bulb 1 o yung isang bulb ay kinokontrol ng isang S1. Okay. Ito, kinokontrol niya yon. Very good. Next. While the remaining bulb is controlled by another S1 located in same plate. Ibig sabihin, yung S1 natin, kinokontrol niya yung isang bulb, yung pangalawang bulb, pero yung single pole natin ay naka-install pa rin sa kung saan naka-install yung unang switch natin. Nakuha. Same plate. Okay. Intindihan. So, as you can see, this is tugang. Next, dito tayo. Single pole switch and tugang switches. Okay. Combination, as you can see, combination po siya ng single pole and tugang. Okay. Basahin natin yung condition. A circuit with three bulbs. Ang circuit natin ay may tatlong light o bumbilya. 1, 2, 3. Correct. Okay. Now, basahin natin yung condition. Bulb 1 is controlled by S1. So, yung unang bumbilya daw natin, ay yung unang bulb natin, kinokontrol ng isang switch. A single pole. Next. The second bulb is controlled by another S1 installed in same plate. So, yung isang bumbilya natin ay kinokontrol ng isa pang single pole, pero yung single pole na to naka-install sa parehas na plate ng nauna or parehas na switch na ginamit natin kanina. And then, yung last natin, while the last bulb is controlled by S1 installed in separate plate. Ibig sabihin, yung last na bumbilya natin, kinokontrol ng isang switch na naka-install sa ibang lokasyon. Hindi nakadugtong sa switch na ginamit natin sa una at pangalawa. Okay, naintindihan? Yan ang combination ng single pole at tugang switch natin. Okay, so proceed tayo sa may trigang switch natin. So, bago tayo pumunta dito sa ating diagram, basahin muna natin yung condition. Ang sabi dito, a circuit with three bulbs. Okay, so bilangin natin kung tama, 1, 2, and 3. Okay, correct siya, 3 bulbs. Ang sabi dito, bulb 1 is controlled by S1. Yung unang switch natin, kinokontrol niya yun. Correct. The second bulb is controlled by S1 located in same plate. Yung second bulb daw natin ay kinokontrol ng isang S1, single pole, pero yung S1 natin naka-install sa parehas na location. That's it. Correct. Next, the last bulb is controlled by S1 installed in same plate. Yung last bulb ay kinokontrol ng isang S1 ulit, pero naka-install ulit siya sa same na plate. Ibig sabihin, yung tatlong switch natin ay magkakadugtong o magkakatabi sa isang plate o isang location. Hey, that's it. Now, punta tayo sa may three-way. Yan.
So, ang three-way natin, ganito siya. Ganito po yung kanyang... Yan. So, ganyan po ang kanyang schematic diagram. Now, basahin natin yung kanyang condition. A circuit with one bulb controlled by two S3W. Ang S3W ay shortcut ng three-way switch. Okay, so ang sabi dito, controlled by the two three-way switches installed in separate location. Now, yung first na three-way natin, naka-install sa isang plate, and then yung isang three-way natin ay naka-install ulit sa isang three-way, ay isang plate. And then, kinokontrol nila yung isang bumbilya. Para umilaw yung bumbilya, kailangan na magkabit tayo ng neutral wire pabalik sa ating source. Intindihan? Okay. So, later on, explain ko anong mga to. Okay. Yan. Nasabi ko kanina na ang 0 ay common wire, 1 and 3 ay traveler natin. Okay. So, ito, halimbawa, ito ang NO na tinatawag. Normally, open niya. Ang normally closed naman niya ay ang position na ganito. 0. So, this is 0, this is 1, and this is 3. This is NO, normally open. And then, yan. Yan. NC, normally close. Okay. So, halimbawa, pinatay ni nanay, inon ni nanay. Ganun yun. So, magsasalitan lamang yung ating lever dito. Kapag naka-on, naka-off, naka-on, naka-off. Pati sa kabila. Intindihan? Okay. Next tayo, yan, ang four-way natin. Yan. So, ang four-way natin ay combination ulit ng three or more switches. Dalawa dito ay three-way. Okay. Three-way, three-way. And then, kung gusto mong expand o damihan pa ng switch natin, ang idadagdag mo na lang ay tinatawag natin na four-way. So, basahin natin yung condition. A circuit with one bulb controlled by two, three switches and one four-way switch installed in separate location. So, kagaya na nakalagay dyan, nagkakaibang lokasyon siya naka-install. Kinokontrol nila yung isang bulb natin. Okay. So, hanggang dito lang muna, no? Proceed tayo sa activity ninyo. Okay. So, punta kayo sa activity ninyo. Yung actual connection, mag-upload kami ng ibang video tutorial nito, ah. Hintay-hintay lang. So, proceed kayo sa inyong activity. Yan. Page 11. Yan. So, page 11. So, ako nang gagawa. So, random pipili ako dito sa ating show me your talent. Yan. So, sasagot ako ng isa. Bonus ninyo. Okay? So, pipiliin ko yung pinakamadali. Okay. So, pili ako ng isang number. Yan. So, siguro ang pipiliin ko ay number 7 na lang siguro, no? So, bonus nyo na ang number 7. Sasagutan ko. So, ipapakita ko yung number 7. Kung paano gawin. Okay. Yan. So, kuha lang ako ng bond paper. Yan. So, ang number 7 natin, sinasabi doon na a circuit with 5 bulbs. Okay. So, 5 bulbs. So, mamaya na natin inidrawing yung 5 bulbs natin. So, unahin muna natin yung tinatawag natin na source. So, ang source natin ay dalawang circuit
breaker. Okay, so dalawang circuit breaker yun. Okay, so yung condition number 7 magiging bonus nyo na kasi sasagutan ko para hindi kayo mahirapan. So, yan. So, ang sinabi dito, a circuit with 5 bulbs. Yung circuit natin may 5 bumbilya. Yung first 2 bulbs natin ay connected in series. Take note, the word series. Napag-aralan nyo na yan noong grade 7 or grade 8 kayo, kahit noong grade 9 kayo. Yung series circuit and parallel circuit. Okay. Yan. So, para makita, yan. So, unahin natin yung ating source. Yan. So, nakikita ba? Yan. Source. Ang source natin ay we have circuit breaker. We have line 1 or line 2. Kahit magkabaligtad, it's okay kung ano yung gusto ninyo maging live or neutral. Halimbawa, gusto ko na line 1 magiging neutral wire. Pwede yan. Okay. And then yung line 2, magiging live wire or hot wire. Pwede rin. Okay. So, dito tayo. So, extend ko lang to. Yan. And then yan. Ang sinabi dito, 2 bulbs connected in series controlled by S1. So, ibig sabihin, ang kumokontrol sa dalawang bumbilya na ito ay isang S1. Okay, so, gawin natin. Yan. So, ang schematic symbol ng S1 ay ganito. Yan. So, S1. Ulitin natin. 2 bulbs are connected in series. So, yung bulb natin ay nakakonect sa series. So, series siya. 1 and 2. Yan. And then, yan, taas natin, pabalik sa ating source. Nakuha ba? So, 2 bulbs are connected in series controlled by S1. So, yung first na condition ay nagawa na natin. Okay. Ngayon, second, 2 bulbs are connected in parallel. So, dito, nakalagay naman ay parallel. Controlled by another S1 installed in other plate. Ibig sabihin, yung S1 naka-install sa ibang plate. Okay, so gagawin natin. Ayan, taas ko lang para makita. Ayan. Ayan. So, naka-install sa ibang plate daw. So, ganito siya. Ayan. Kuha tayo ng sa source natin. Dito. Mag-drawing kayo ng schematic niya. And then, ang sinabi dito, yung 2 bulbs natin ay nakakonect sa parallel. So, isa, dalawa. Okay, nakaparallel daw yung ating bulb. Yan. So, nakaparallel siya. Tindihan. So, ganyan siya. Yan. So, dapat may connection yan. Next, the other or the remaining bulb is controlled by S1 installed in separate plate again. Separate plate. Okay, hindi naman niya sinabing same plate. Separate plate. So, gagawa ulit ako dito ng panibago. Drawing ako dito. Yan. Yan. So, separate plate. Ilang bulb? Isa lang. Wala namang sinabing series o parallel. So, yan po ang ating schematic diagram ng para sa number 7. Okay. So, kopyahin nyo na. Bonus po yung 7. Pero pag wala kayong sagot, automatic, wrong yan. Naintindihan? Okay. So, parang gusto ko pang magbigay ng bonus. So, dalawa na ang magiging bonus ninyo. Gawa pa tayo ng isa pa. Okay. So, parang gusto kong maging bonus naman ay ang number 6. Hindi, 9. 9 na lang. 9. Yan. 9.
para dalawa ang bonus ninyo. Ayan. So, ang 9 natin, so, i-arrange ko lang ha. Ayan. Ayan. So, ang nasa system natin or nasa circuit natin ay 6 bulbs. So, 6 na bumbilya ang makikita natin. Now, a circuit with 6 bulbs. So, bago tayo gumawa ng mga bulbs natin, unang-una na gagawin ninyo, paulit-ulit tayo, ay gumawa muna kayo ng source ninyo. Source. Ang source natin is composed of line 1 and line 2. Ayan. Ayan, breaker. Gawa kayo ng breaker. And then, proceed na tayo dito. So, ang sinabi dito sa number 9, two bulbs are connected in series. Okay. Two bulbs are connected in series controlled by single pull switch. Okay. Isa lang na bumbilya daw. So, gawa tayo. Yan. Yan. And then, yan. Two bulbs are connected in series. Dalawang bumbilya connected in series. So, isang bulb, another bulb. Yan. Then, pabalik sa ating source para iilaw. Yan. So, yan na yung first na condition niya. Second dito, two bulbs are connected in series controlled by another S1 installed in other plate. So, parang yung number 7, other plate ulit. Connected in series pero. So, gawa ulit tayo. Okay. Punta tayo dito. And then yan. And then yan. Yan. Yun. Next, yung last na sinasabi dito, and the remaining bulbs are connected in parallel controlled by S1 installed in separate plate again. Separate plate. So, gawa ulit tayo. Pero, this time, yung two bulbs natin are connected in parallel. So, parallel siya. Okay, so that's it. So, nagawa na natin ang schematic diagram ng condition number 9 natin. A circuit with 6 bulbs. Naintindihan? Okay, so, yun lang. So, pakikopya. And so, yung para sa ating actual connection diagram and line diagram ay i-upload natin sa mga susunod na araw. So, ang gagawin nyo muna ngayon ay yung ating schematic diagram. Okay? So, hanggang dito lang muna.